What's up guys? Welcome to JNJ Vlog. So ngayon guys, meron tayong panibagong project na gagawin sa ating bahay. So bali kasi meron na tayo ditong lumang steel rack na naglumaan natin. Bali gagawin natin itong guys na patungan ng kape o natawag na coffee nook table. So bali guys, i-recycle natin to guys. At wala tayong gagastusin dito para magawa itong ating project guys. So yun guys, samahan nyo ako ulit sa panibago natin project. Let's go! Bali, binaklas muna natin guys yung lumang steel rack natin para makuha natin yung sukat na gagawin natin project. So ito guys, puputulan lang ko to para makuha natin pinakahit niya kasi masyadong mataas siya. So konti lang naman ang diferensya. Bali, ang gagawin natin ditong height guys ay standard size lang ng table. So 70 cm ang height. Angkat na natin guys yung pinaka height, so ipo-pull weld natin to guys. At in-adjust ko na rin guys yung pinaka second layer ng rack natin kasi may balak akong ilagay dito. Gagamit din tayo guys dito ng flap disc na tinatawag para sa mga kalawang ng old steel natin. So niliha ko na rin dito guys yung buong steel na yan guys, para pagpinturahan siya guys, hindi siya magbukol-bukol at maganda yung pinaka pintura niya guys. So inassemble ko na dito guys yung pinaka frame ng coffee nook table natin. Ang ginawa ko pala dito guys na length ay 60 cm length para hindi naman masyadong malaki at hindi masyadong maliit. So 2 layer pala ito guys, bali meron siyang patungan sa ilalim at sa taas. Ang size pala guys ng steel na ginamit dito guys, yung 1x1 tubular. Yan yung pinaglumaan natin na materials guys. So baka may mga luma kayong gamit yan guys, huwag nyo basta-basta itatapon yan guys kasi malay nyo may mga paggagamitan pa kanyan at may pakinabang pa. Thank you.
Yan guys, tapos na yung ating frame ng coffin octable. Bali guys, ipipaint natin to guys. Ang color paint pala nito guys ay white. Yung kasi yung pinaka gusto ng aking misis. Para team kapote. Gagamit din tayo guys dito ng paleta para sa patungan mismo ng coffin octable natin. Yan yung mismong top ng ating coffin octable. So mga tira-tirang paleta lang yan guys sa shop namin. Yan guys, bali guys, yan, tukita natin yan guys, magkabilaan. Yan, para pumasok yung pinaka tubular natin at swak yung pinaka top ng ating coffin octable. Yan guys, nakaukita na natin magkabilaan. At kung makikita nyo, flat na flat yan at swak na swak sa top natin. Yan guys, bali ipipiksa natin yung pinaka paleta natin sa frame. Bali yan din yung pinaka top ng atin coffin octable. Nagamit din tayo ng wood glue at black screw. Yan guys, bali isa sander natin yan guys para makinis siya pag binalisan na natin. Yan guys, bali babarnisan na natin yan guys. Ang ginamit ko pala dito guys na varnish ay natural lang para lumabas lang yung pagka natural na kulay lang ng ating paleta guys, para medyo light lang siya. Yun kasi yung gusto ng aking misis, para team kapote. Tatlong patong pala yan guys yung varnish natin para makintab siya. At yung unang patong guys, sinandar ko ulit siya ng liyan na pino para mas makintab siya pag binanasan mo ulit. So yan guys, tapos na ang ating coffin octable na gawa lang sa atin lumang steel rack. Baka may mga lumang gamit kayo dyan guys na nakatambak lang. Huwag nyo basta-basta itatapon guys, at baka may pakinabang pa at pwede nyong i-recycle tulad ng ginawa ko.
So yun guys, maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel para palagi kayong updated sa mga bago kong ilalabas na video. So yun guys, at ingat!